Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Nakasimangot si Glenda nang makitang hawak na naman ng mister niya ang manok nito. Mabuti pa ang manok, palagi nitong pinagtutuunan ng pansin. Samantalang siya ay bihira pa sa patak ng ulan kung lambingin sa kama. Maganda naman si Glenda. Sexy at makinis, pero biglang nawala ng gana sa kanya ang asawa. Kahit na hindi naman kagwapuhan ang mister, ay minahal niya to. Matagal na silang nagsasama sa iisang bubong, ngunit wala pa silang anak. Tsaka na raw kapag nanalo na to ng malaki sa sabong. Ang dahilan kasi nito ay malaking responsibilidad ang bata. At wala pa raw silang sapat na ipon. Hindi rin siya nito magawang pakasalan dahil malaking gastos daw ang pagpapakasal. Ewan ba ni Glenda kung sino ang di naman kagapuhan ay siya pang maarte. Ganun kasi ang asawa niya. Marami ang nagsasabi na napakaswerte ng asawa niyang si Manuel sa kanya. Iba ang karisma ni Glenda. Siya yung tipo ng babae na mapapalingon ang kahit sinong lalaki na madadaanan niya. Sa edad kasi na 24 ay parang hindi pa rin kumukupas ang pagkadalaga nito. Lalo na ang kanyang kutis at katawan na laging kinababaliwan ng mga tricycle driver sa kanilang lugar. Pero mukhang hindi yata yun nakikita at pinapahalaga ng mister niyang palaging nasa sabungan. Sa halip, ang manok ang pinagtutuunan ng pansin. Palagi rin itong nasa mga barkada at nakikipag-inuman. Mabuti na lamang ay hindi nang bababae si Manuel, kaya kahit papaano ay natitiis pa rin siya ni Glenda. Lalong napasimangot si Glenda nang lumabas si Manuel para pumunta na naman sa labas at paniguradong dediretso na naman to sa inuman. Inis na binato niya ng sandok ang pinto. Hindi rin kasi ito nag-iwan ng pera. Ubos na ang laman ng ref nila. Kaya wala nang nagawa si Glenda kung di magtiis sa paglilinis ng kuko para magkapera. Nang sumapit ang gabi, ay umuwing nakainom ang asawa niya. May kasama itong mistisong lalaki at ubod ng gwapo. Oh, anong pagkain? Tanong agad ni Manuel na hindi makalakad ang matino sa kalasingan. Ginisang ampalaya, mahinang saad naman ni Glenda, sabay tingin sa lalaking kasama ng asawa. Sa itsura ay medyo bata pa to, at sa tingin niya ay matanda lang to ng 5 taon sa kanya. Para itong Arabiano, bagamat walang balbas. Siya nga pala si Ryan, ang may-ari ng sabungan sa Purok Tres. Pakilala ni Manuel sa kanya. Nahihiyang ngiti ni Glenda ang Ginoo. Huli na kasi nang mapagtanto niya na nakashort lang pala siya ng maiksi at manipis rin ang suot niyang blouse. Dahil doon, napansin niya ang mga panakaw ni pagsulyap ni Ryan sa kanya. Siya nga pala, miss. Okay lang ba sa'yo na bumili ng pagkain o kaya litsong manok? Samahan mo na rin ng soft drink. Malumanay na wika ni Ryan kay Glenda, sabay abot ng pera. Nang umiti ito kay Glenda ay lumitaw ang malalim nitong mga dimpol na lalong nagpalakas sa apil ng lalaki. Unang kita pa lang niya sa Ginoo ay nahatipuhan na to ni Glenda. Mukha rin kasi itong mabait at malambing magsalita. Di tulad ng mister niyang akala mo kung sinong hari sa bahay nila. Alin lang ang inabot ni Glenda ang perang pambili ng pagkain. Naiilang kasi siya sa makahulugang tingin ni Ryan sa kanya. Bago pumunta ng tindahan ay nagpalit muna ng suot si Glenda sa kanilang kwarto. Glenda! Pagkatapos ng kumain ay maligo ka ha? Tura ni Manuel nang makabalik si Glenda mula sa tindahan. Mag-iinuman pa kami ni Ryan, bilisan mo! Dagdag pa nito. Nainis si Glenda sa mister. Pero dahil may bisita sila, ay hindi niya magawang patulan to. Hindi naman kasi nito kailangang sabihan na maligo siya, dahil umaga at gabi siya nagsha-shower.
Nakaramdam tuloy siya ng hiya sa gwapong bisita nila. Nang sulyapan niya ang bisita, ay nahuli niya ang nakatingin din to sa kanya. Napaiwas tingin na lamang siyang pumunta sa kusina para ipaghain ang dalawa. Hindi na nga sana siya sasabay, pero tinawag siya ng mister at pinilit rin siya ni Ryan. Doon ay palihim niya ang pinagmamasda ng bisita. Maging ito ay ganun din sa kanya. Kaya kapag nagtatagpo ang mga mata nila, ay bigla nilang bumabawi agad sila ng tingin na tila nahihiya sa isa't isa. Sa mga tingin nila ay halatang gusto nila ang isa't isa. Habang naghuhugas ng plato si Glenda, ay nagiinuman naman ang dalawa sa labas ng bahay. Alam niyang lasing na ang mister niya sa oras na yun, pero nagawa pang uminom ulit. Bilisan mo nga dyan, Glenda, maliligo ka pa! Singhal ni Manuel. Iniis na sumimangon si Glenda nang marinig yun. Kaya nang matapos siyang maghugas ng plato, ay nagkulong siya sa kwarto. Galit namang kumatok doon si Manuel. Nang buksan ni Glenda ang pinto, ay tinulak siya ni Manuel sa kama at mabilis na binuksan ito ang zipper ng pantalon nito para sa uhaw na misis. Agad namang napalitan ang mood ni Glenda. Napangiti ito sa inakto ng mister. Matinding kagalakan ang tumupok sa pagkataon niya dahil matagal na siyang hindi pinapatulan sa kama ng mister niya. Ngunit biglang nainis ang mister ni Glenda sa hindi malamang dahilan at itinulak siya nito papalayo. Ayusin mo ang sarili mo. Ipinambayad utang kita kay Ryan. Natalo ko sa sabong kanina. Malaki ang pagkakautang ko sa kanya kaya umayos ka. Galit na saad nito. Napatulala na lang si Glenda at muntikan ng mapaluha sa narinig. Hindi agad to nakapagsalita. Umaasa siyang nagbibiro lamang si Manuel pero nasa mukha nito ang kaseryosuhan. Bumalik si Manuel sa labas ng bahay. Hindi alam ni Glenda pero parang wala siyang maramdamang galit para si Mister ng oras na yun. Agad nang nag-shower si Glenda. Nagpabango to ng husto. Tsaka niya tinignan ang dalawa sa labas ng bahay mula sa bintana. Tulog at nakayok-yok sa lamesa ang mister niya. Sakto namang sumulyap sa gawin niya si Ryan. Feeling niya ay para siyang teenager na kinikilig ng oras na yun. Nagkatinginan sila. Tumayo si Ryan mula sa kinaupuan nito at unti-unting lumapit. Nang makapasok ang lalaki sa pinto, ay pareho silang nalilito at nakatingin lang sa isa't isa. Napalunok si Glenda nang dahan-dahang binuksan ni Ryan ang butones ng kanyang long sleeve. Hinawakan siya nito sa balikat at hinagkan patungo sa kanyang leeg. Napakagatlabi na lang si Glenda sa oras na yun. Maya-maya ay inilak ni Glenda ang pinto at hinila ang lalaki sa kwarto. Naging mabilis ang mga pangyayari. Pareho silang uhaw at talatang gigil sa isa't isa. Magkasabay silang sumampa sa higaan hanggang sa unti-unting tumilapon ang mga suot nila sa sahig. Dito ay napansin ni Ryan kung gaano ka-agresibo sa kanya ang magandang may bahay ni Manuel. Yumakap to ng higpit sa kanya. Pasensya na Ryan ha. Matagal na akong hindi pinapasaya ng asawa ko. Kaya ako ganito. Malambing na saan ni Glenda. Sa ganda mong yan. Kung ako si Manuel, baka abutin tayo lagi ng madaling araw. Seryosong saad naman ni Ryan. Napangiti si Glenda. Tila kinilig to sa simpleng kataga ni Ryan. Talaga? Sayang nga eh. Sana nga ikaw na lang. Malambing na saad ni Glenda. Bakit? Eh, hindi naman kayo kasal, di ba? Kung nahihirapan ka na, sabihin mo lang. Nakangiting sagot ng lalaki. Napatango na lang si Brenda. Hangang-hanga ito sa mga sinasabi ni Ryan. Unti-unti siyang nahuhulog sa lalaki. Sa puntong yun ay namalay na lang ni Glenda ang malambing na halik ni Ryan sa kanyang labi.
hanggang sa unti-unting bumaba pa. Wala nang nagawa si Glenda kung hindi ibukas ang mga binti para sa lalaking hindi naman niya asawa. At ilang minuto lang ay tuluyang umuga ang matibay na kama. Halos mabaliw si Glenda sa oras na yun habang nakayakap siya sa matipunong katawan ng kanilang bisita na nakatagan sa kanya. Halos mapugto ang hininga ni Glenda sa tindi ng tinatamasa. Para siyang hihimatayin ang oras na yun sa alapaap na nakamit. Nang gabing yun, buong pusong inalay ni Glenda ang sarili kay Ryan. Hindi niya akalaing ibang lalaki pa ang tutugon sa kanyang pangangailangan na matagal na niyang hinihingi sa asawa. Kaagad din namang umuwi si Ryan at hindi na ginising pa ang lasing na si Manuel. Kaya kinabukasan ay panay ang usisa ng mister niya. Oh, tumabi ba sa'yo si Ryan kagabi? Tanong ni Manuel ng umagang yun. Paanong tatabi? E nagiinom kayo? Naiirtang pagsisinungaling ni Glenda sa mister. Ibig sabihin walang nangyari sa inyo kagabi? Itanong mo na lang sa kanya. Ang kapal lang mukha mo yan, oh. Magpapatalo ka sa sugal, tapos idadamay mo ko. Pigilang galit niya kay Manuel. Hindi niya sinabi dito ang totoo. Gusto ni Glenda na maulit pa ang nangyari sa kanila ni Ryan at may dahilan siya para maisama ulit to ni Manuel sa bahay nila. Hindi nga siya nagkamali. Dahil ang sumunod na araw ay kasama nito si Ryan. Mukhang hindi nga rin nagsabi ng totoo si Ryan kay Manuel. Sige na, puntaan mo na sa kwarto para matapos na to. Uwi ka ng mister niya kay Ryan habang si Glenda ay nakikinig lang sa silid nila. Maya-maya, narinig ni Glenda ang mga yabag palapit kaya alam niyang si Ryan yun. Kaagad niyang niyakap ang lalaki at hinalikan nang makarating to sa kwarto. Miss na miss niya to. Habang abala na ang dalawa sa kama, humanip ng paraan si Manuel para masaksihan ang kanyang misis na nasa kamay ng ibang lalaki. Sa isang maliit na awang ay nasaksihan ni Manuel kung gaano kasaya ang misis sa piling ng iba na halos mawala na rin sa ulirat noong oras na yon. May konding pagsisisiman ay mas nangimabaw pa rin kay Manuel ay ang pagkakautang niya. Kaya hinayaan na lang niya na sulitin ng iba ang asawa. Bago pa man lumabas si Raya ng kwarto nila, ay lumabas na kaagad si Manuel ang bahay at na ni Carillo. At hindi ito nagpahalata. Pare, malaki-laki ang pagkakautang mo sa akin. Hindi sapat ang araw na to kaya kung pwede, papuntahin mo si Glenda sa bahay. Isang linggo mo pang babayaran ang utang mo sa akin. Saan ni Ryan? Hindi pa pwedeng dito na lang sa bahay? Tutol si Manuel dahil wala nang magsisilbi sa kanya, katulad ng magluluto at maglalaba. Hindi pwede. Marami akong trabaho, kaya ang gusto ko pag-uwi ko sa bahay, naroon na si Glenda. Walang nagawa si Manuel. Sa laki ba naman ang pagkakautang niya kay Ryan? Wala tong nagawa nang isama ni Ryan si Glenda sa bahay nito. Walang kaalam-alam si Manuel na isinama ni Ryan sa ibang bansa si Glenda at doon ipinagpatuloy ang nasimulang relasyon. Habang nasa Singapore ang dalawa, ay wala silang sinayang na sandali at lalo pang lumalim ang nararamdaman nila para sa isa't isa at nauwi sa pagmamahalan. Mahal kita, Glenda. Sana'y mauwi tayo sa totohanan. Masaya si Ryan ng mga sandaling yun. Dahil sa dinami-dami ng babaeng dumaan sa buhay niya, ay noon lang siya nakaramdam ng totoong pag-ibig. Mahal din kita, Ryan. Sana'y palayain na ako ni Manuel. Salamat dahil tanggap mo ko kahit na may iba kong kinasama. Wala yun. Ang importante ang nararamdaman ko para sa'yo. Seryosong pahayag ni Ryan. Sabay na nagyakapan sila ng mahigpit at muling pinagsaluhan ang tamis ng kanilang pag-iibigan sa ibabaw ng kama.
Napangiti si Glenda nang malamang may pagkapareho pala sila sa lahat ng bagay. Maging sa mga gustong pagkain at mga gustong gawin. Pinag-usapan nilang dalawa na wala nang makakapaghiwalay pa sa kanila. Kaya naman nang bumalik sila sa Pilipinas ay nagpakasal sila sa mayor. Ang lahat ng yun ay inilihim nila kay Manuel. Wala nang balak si Glenda na bumalik sa dating kinakasama. Mahal niya si Ryan at dito siya masaya. Mayaman din to at ay bibigay ang lahat ng pangangailangan niya. Isang araw ay sinama siya ni Ryan sa sabungan. Ngunit nakita siya roon ang dating kinakasama habang nanunood siya. Galit na hinila siya nito palabas. Isang buwan kang hindi nagpakita sa akin ano? Wala ka bang balak umuwi sa atin? Galit na sabi ni Manuel. Hindi na ako masaya sa'yo, Manuel. Nakakawala ka ng gana. Hindi mo nga ako pinapahalagan. Pati pangangailangan ko bilang babae, hindi mo maibigay. Anya rito. Bakit? Dahil masipag sa kamay ang Ryan na yan, ayaw ka na sa akin? Kahit ano pang sabihin mo, bayad na ako kay Ryan, kaya pwede na kitang buwiin. Halika na, umuwi na tayo. Sabay hila nito sa kanya. Ano ba, Manuel? Bitawan mo ako. Hindi mo na ako asawa ngayon, sigaw niya. Sinabi niya kay Manuel na isang buwan na siyang kasal kay Ryan. Nakinagulat naman ang lalaki. Pero kahit ganun, kinaladkad pa rin siya nito at saka biglang dumating si Ryan. Nagmapansin itong wala sa kinaupuan ng asawang si Glenda. Kaya naman lumabas to. Bitawan mo siya, Manuel. Kung gusto mo ng pera, ito. 50,000. Huwag na huwag mo lang kaming guguluhin. Kasalanan mo rin naman kung bakit nangyari ito eh. Sino ba namang matinong asawa ang gagawing pambayad utang ng asawa? Hindi nakapagsalita si Manuel at tila napahiya to. Tinanggap naman ito ang pera at nagmamadaling umalis. Napangiti na lang ang mag-asawa at sigurado silang hindi na sila guguluhin pa kailanman ni Manuel. Muli ay magkahawak kamay silang pumunta sa parking para umuwi sa bahay nila. Pero dahil wala namang ibang tao sa parking, ay doon na sila gumawa ng milagro sa loob ng kotse. Hindi pa kasi nila yun isubukan. At balak nila doon na bumuo ng kanilang panganay. Hindi man naging maganda ang naging simula nila, ay sigurado naman silang magsisimula silang muli sa magagandang alaala. Kasama ang kanilang magiging mga anak. At magiging masaya sila kasama ang binuo nilang pamilya. Maraming taon ang lumipas. Kambal ang naging anak nila. Isang babae at lalaki. At balak pa nilang dagdagan yun sa susunod na taon. Wala nang maihiling pa ang mag-asawa. Dahil nasa kanila na ang lahat. Kapiling ang kanilang mga anak. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. At salamat sa mga nakinig.